Ang tiwala at katapatan ay napakahalagang bagay upang tumagal ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si George ay napakabait at disenteng lalaki. Mahal na mahal niya ang kanyang asawang si Cora. Sa loob ng 7 taon nilang pagsasama ay nabiyayaan sila ng anak na babae. Maayos at masaya naman ang kanilang pamilya. Subalit, ang lahat ng ito ay maaari palang magbago. Noon ay buwan ng Mayo. Niyaya si Cora ng kanyang pamilya na magbakasyon sa ibang bansa upang makapag-relax at makapamasyal na rin sa tabing dagat. Isang bagay na gustong gusto nilang gawin kapag magkakasama sila. Kaagad namang pumayag si Cora. Niyaya niya rin ang kanyang asawang si George ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang boss na mag-leave ng 1 linggo. Hindi na sana tutuloy magbakasyon si Cora. Ngunit ayon kay George, mas makabubuting sumama na ito. Total ay pamilya niya naman iyon. Isa pa ay magandang pagkakataon yon para makipag-bonding ang kanilang anak sa mga pinsan nito. Kinabukasan, habang naglalakad papauwi ng bahay si George ay nakasalubong niya ang kanyang best friend at kababata na si Owen. Bata pa lamang ay marami na ang nagtatanong sa kanila kung papaano sila naging magkaibigan dahil malayong malayo ang ugali nila sa isa't isa. Si George ay tahimik at mahilig magbasa ng libro, samantalang si Owen naman ay masayahin at palaging nasa inuman. Dahil noon lang ulit sila nagkita ay niyaya ni Owen si George sa kanilang bahay upang maglaro ng game console tulad ng dati. Pumayag naman si George. Iniisip niya na Linggo naman kinabukasan. Isa pa ay wala rin naman siyang gagawin pag-uwi dahil mag-isa lamang siya. Habang naglalaro sila, naisipan ni Owen na bisitahin ang dating site. Niyaya niya rin si George ngunit tumanggi ito. Ayon sa kanya ay mayroon na siyang asawa at anak kaya hindi na siya interesado pa sa ganoong bagay. Wala naman yung asawa mo kaya pwede ka makipag-date. Tsaka pampalipas oras lang naman to, natatawang biro ni Owen. Para sa kanya ay normal na lamang ang pakikipag-date sa mga babaeng nakikilala niya sa dating site. Sa kabila ng pamimilit ni Owen ay patuloy lamang sa paglalaro si George. Mahal niya si Cora at wala siyang balak na lokohin ito. Habang iniisa-isang tingnan ni Owen ang profile ng mga babae ay panay rin ang komento niya sa mga ito. Si George naman ay naglalaro pero nakaramdam na rin siya ng antok kaya plano niyang tapusin na lamang iyon at umuwi na. Maghahating gabi na rin at gusto niya nang magpahinga. Subalit, ilang sandali pa ay tinawag siya ni Owen. Pre, halika, tingnan mo to. Totoo ba itong nakikita ko? Kaagad namang tumayo si George upang tingnan kung ano ang nakita ni Owen para magulat ito ng ganoon. Paglapit niya sa laptop ay nakita niya ang larawan ng kanyang asawa. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi nakapagsalita si George. Binasa naman ni Owen ang nakasulat sa profile ni Cora. Ayon rito, si Cora ay mayroong anak na babae ngunit walang asawa. Gusto niyang makakilala ng mayamang lalaki na pwede niyang makasama upang bumuo ng pamilya. Napaisip naman si Owen at sinabi niya kay George na gumawa rin ng profile at magpakilala bilang isang mayamang lalaki. Matapos noon ay kumuha sila ng picture ng mga magagarang sasakyan upang magmukhang totoo ang kanyang pagpapanggap. Kaagad silang nag-send ng mensahe sa profile ni Cora upang malaman kung siya ba talaga ang nasa larawan. Ilang sandali lamang ay nakatanggap sila ng reply. Ayon sa babae, 5 taon niya nang itinataguyod mag-isa ang kanyang anak at gusto niya sanang magkaroon ng partner na magmamahal sa kanya. Dahil hindi masiguro ni Owen at George kung si Cora ba talaga ang babaeng iyon, napagpasyahan nilang ipagpatuloy ni George ang pakikipag-usap rito. Nang mga sumunod na araw ay nakakausap naman ni George sa telepono si Cora. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili at umarte na parang normal lamang ang lahat. Hindi niya rin sinabi kay Cora na nakita niya ang picture nito sa dating site. Inoobserbahan niya kung magbabago ba ang pakikitungo nito sa kanya ngunit wala naman siyang napapansing kakaiba.
Sa kabila noon, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-chat sa misteryosong babae sa dating site. Tinanong niya rin kung kailan ang birthday nito, ano ang paborito niyang bulaklak at pagkain. Nag-reply naman ang babae at ang lahat ng kanyang sagot ay tugma sa mga gusto ni Cora. Sa pagkakataong iyon ay hindi maiwasan ni George ang mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa nitong magpanggap na wala siyang asawa. Kung ayaw na sa kanya nito ay pwede naman niyang sabihin o pag-usapan. Upang masagot ang lahat ng kanyang katanungan, ay napagpasyahan ni George na makipagkita na ng personal sa babaeng nakakausap niya sa dating site. Pumayag naman ito at nag-set na rin siya ng date. Ang lalo pang ikinainis ni George, ang date na ibinigay nito ay isang araw matapos makabalik si Cora at ang kanyang pamilya mula sa bakasyon. Sa kabila nito ay umaasa si George na sana ay mapag-usapan nila ni Cora ang lahat kung may hindi man sila pagkakaintindihan. Gusto niya ring mahuli ito sa ginagawa niyang kalokohan kaya hindi siya nagpapahalata tuwing kausap niya ito sa telepono. Noong dumating na si Cora at ang kanyang anak mula sa bakasyon, sinundo sila ni George sa airport. Mahigpit siyang niyakap ni Cora at habang nasa sasakyan pauwi ay panayang kwento nito tungkol sa naging bakasyon nila. Sinabi niya rin na sana ay nandoon si George dahil miss na miss niya na ito. Tahimik at nakangiti lamang si George habang iniisip kung papaano nagagawa ng kanyang asawa na sabihin ang mga salitang iyon sa kanya habang nakikipag-usap ito sa ibang lalaki. Dahil naroon ang kanilang anak, mas piniling kumalma at mag-enjoy ni George. Iniisip niya rin na baka iyon na ang huling araw na magkakasama sila. Dahil kinabukasan ay siguradong mabubuking niya na ang panlulokong ginagawa nito. Kinaumagahan, maagang umalis si George. Nakisuyo rin siya kay Owen na mag-book ng table sa restaurant at pumunta rin siya doon upang maging saksi sa panluloko ni Cora. Ngunit noong makarating na si George sa restaurant ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Pagpasok niya ay nakaupo ang isang babae. Noong tuluyan na siyang makalapit rito ay hindi niya lubos akalain na ang taong nakakausap niya sa dating site ay walang iba kung hindi ang nanay ni Cora. Noong magkatinginan sila ay kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. Umupo si George at humingi ng paliwanag kung bakit niya iyon nagawa. Ipinagtapat naman ng nanay ni Cora ang lahat. Sa simula pa lamang ay ayaw niya na talaga kay George bilang asawa ng kanyang anak. Gusto niyang magkaroon ng maginhawa at masayang pamumuhay si Cora kasama ang mayamang asawa. Para sa kanya, ordinaryong lalaki lamang si George. Maliit ang sweldo at wala namang maipagmamalaki. Luma na ang sasakyan at maliit lamang ang bahay nito. Isang bagay na hindi niya pinangarap para sa kanyang anak. Kaya niya nagawa ang ganoong bagay. Tatawagan sana ni George si Cora upang ipaalam ang nangyari. Pero naisip niya na baka hindi nakausapin ni Cora ang kanyang ina. Sa huli, napagkasunduan ni George at ng kanyang biyana na kalimutan na lamang ang pangyayaring iyon. Nangako naman ang nanay ni Cora na hindi na siya makikialam pa sa buhay ng pamilya ni George. Napagtanto niya raw kung gaano kamahal ni George ang kanyang anak at alam niya na hinding-hindi nito pababayaan si Cora. Pag-uwi ni George noong araw na iyon, mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa. Binigyan niya ito ng bulaklak bilang paghingi ng tawad dahil pinag-isipan niya ito ng hindi maganda. Nagtataka naman si Cora dahil wala namang okasyon noong araw na iyon. Pero sa halip na magtanong, niyakap na lamang niya ang kanyang asawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.